namin sa oras na ito, Lord. Tunay nga, Panginoon Diyos, na hindi ka man namin makita, ramdam namin kumikilos ka. At dahil sa bagay na ito, Lord, lalo kaming nagkakaroon, Panginoon Lord, ng apoy sa paglilingkod sa iyo. Natunay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Hindi lang dahil, Panginoon Lord, nakikita o nararamdaman ka namin, kundi, Panginoon, literal, nakikita namin yung pagbabagong ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, itong bagay na ito magpapatunay na buhay ka Diyos na nag-aayos at nagbabago ng buhay ng mga kapatid ko narito, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, muli mapapurihan ka, maparangalan, at patuloy na maitanyag ang iyong banal na pangalan. At Lord, maraming maraming salamat dahil kayo lang ang Diyos na pinupuri at sinasamba namin sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Lahat ng mga papuring maaaring natanggap namin ng mga nagdaang oras, nagdaang araw, hayaan mo, Panginoon Diyos, na maibalik namin ito sa iyo dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pinaka-the-best na pagsamba, papuri at parangal, Panginoon Lord. Panginoon Diyos, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon Lord, na mag-umilaw ang mensahe mo, magbigay ito, Panginoon Lord, sa amin ng gabay, patubay, upang patuloy namin malakaran ang gusto mo sa buhay namin, Panginoon Lord. Sambahin ka sa mensahe mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Awit 119 verse 105, ito ang mensahe natin pag-aaralan. Okay po. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So ang mensahe mo natin ay pinamagatan kong tanglaw. Okay, yung mga nagnonote dyan, may pabor sa inyo pagdating ng mga Bible quiz. Baka babanggit natin yung word na ito, at least may lista kayo. Kaya lang, pag tama bang may tanglaw, baka ang sagot niyo mali. Tama na, mali pa. Okay, tanglaw. Sabi dito, ito'y paalala sa atin. Ngayong parating na ang Kapaskuhan, isa sa di natin malilimutan ay ang tala na tumanglaw sa mga pantas at mga taong naghahanap sa sanggol na tagapagligtas. Amen o? So ang essence ng Pasko ay ano, pagbibigay, pagmamahal, kapayapaan, nandun na lahat yung pinakamabuting bagay na gusto natin matanggap sa ating buhay. Pero hindi ho dapat natin kinalilimutan yung isang bagay na lumitaw ho sa impapawid para magpakita kung gaano kagaling ang Diyos na meron tayo. Maaaring yung mga pantas, hindi nila nakita yung kamay ng Diyos, pero nakita nila yung tala na ang Diyos ang nagpadala. Amen ho ba? Kaya yung kanta kanina, kung pwede lang yun na lang at natapos tayo sa ganung awitan, nako, talagang luluhod lahat. Dahil may mga panahon sa buhay natin, nagre-reklamo tayo dahil ang sinasabi natin, Lord, nasaan ka? Lord, may ginagawa ka ba? Parang sampal sa atin yung awitin kanina. Dahil kahit wala kang Diyos na nakikita, may Diyos talagang totoo. Amen. Tama po ba? Naniniwala nga tayo sa hangin, di ba natin nakikita? Tama po ba? Ang sabi dito, yung tala na tumanglaw sa mga pantas at mga tao naghahanap sa sanggol na tagapagligtas. So tingnan natin kung ano yung gamit ng mensahe ito sa buhay natin. Okay, tandaan, nung unang panahon wala pang, ano mga bagay na wala pa nung unang panahon? Nung lumang tipan, wala kang makikita ng ganito mga bagay. Wala pang GPS. Ang GPS o ay isang uri ng satellite, ang ibig sabihin nun yan ay Global Positioning System. Yan ang meaning yan. Kayo. So, iyang bagay na yan ho ay isang napaka-high-tech na gamit na nasa impapawid. Yan ho ang pagmamayari ho yan ng mga taga-Amerika. So, satellite ho yan na nagtuturo ng mga location. Talaga ho pagka ano, directed ka, tapos sinasabi ka left, right, okay, within 2 meters, liliko ka, may mga ganyan pa yan. Okay, wala pa ho yan. Wala pang Google. Wala pa ho nung panahon Google. Sa panahon natin ngayon, isi-search mo lang, makikita mo na. Tama po ba? Masbate. Kami ho, ako sa personal log, grabe, miss na miss ko na yung Masbate. Gusto ko umuwi na Masbate. Wala lang pera. Wala lang, magpahiram. i-google ko na lang. Makikita ko yung, may larawan, may pwede ko manood ng mga video. Napaka-hitting na ng panahon. Pero nung lumang panahon, wala pang ganyan, mga kapatid. Wala pang ways. Ayan. Wala bang ways na lagi kang ililigaw sa expressway? Ayan. Nung ako ay naglalakad, sa Caterpa namang problema, naka-ways na ako, alam naman na bawal ang motor ko sa expressway, doon pa rin ako pinapasuot. Parang gusto ni ways ako ipahamak. Buti na lang, wala pang ways ng panahon. Ang dami na sana na pahamak. Sabi ng Panginoon, tumawid kayo sa dagat, ituturo ng ways, hindi dyan. Dito kayo. Buti na lang wala pang ways. Pero yan ho ay sa panahon natin ngayon ay napakalaking tulong ho yan. Nagtuturo ho yan ang daan
Ano kung saan matraffic at saka hindi matraffic na lugar. Okay. Ano pa ang mga wala nun? Wala pa nung panahon, wala pang signboard na nagtuturo ng kaliwa at kanan. Slow down. Wala pang ganun. At wala pang ano? Wala pang kompas na nagsasabi mo ng north, south, west, and east. Wala pa nung panahon. Kaya napaka-tirible. Tirible ang panahon ng lumang tipan, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bakit to? O anumang kagamitan upang magturo kung saan papunta o pupunta ang isang tao. Okay. Okay, punta tayo dito sa senaryo kung saan ang mga Israelita ay patungong Kanaan. Yung Kanaan ay tinatawag natin ngayon na Israel, ang tawag nila dyan ay Promised Land. Bakit ito naging Promised Land ang Kanaan? Dahil ito ay lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Wala pa ang kanyang mga anak, wala pa si Israel, wala pa si Jacob. Sinabi na ng Diyos kay Abraham, Abraham, yung lupa na natatanaw mo, yung lupa na naapakan mo, napuntahan mo, yan ay lupang pangako ko sa iyo. Isipin niyo si Abraham na hindi naman taga roon. Biglang pagpunta niya doon, sabi ng Diyos, pinapangako ko sa iyo, lupain ito, ito yung ipapamana ko sa iyong mga inapo. At si Jacob ho, na kanyang inapo, itinawag niyang Israel. Kaya ho, ang Kanaan, o Promised Land, yung bansang Israel. Okay ho. Isipin niyo ho, 430 years silang alipin ng Egypt. Pag sinabing alipin, nangamatay na ho, ilang generation na ho yan. Nasa 5 generation na ho yan. Kung naghihinda ng mga tao nung panahon ng average na 100, 4 na generation yan. Pero sa panahon natin ngayon, ang tao nag-average na lang ng 65, nasa 4-5 generation ho yan. Ano ibig sabihin ng 430 years silang alipin ng Egypt? Ito ang sabi dito. Siyempre ho, dahil sila alipin, walang alam sa paglalakbay. Anong malay ng isang tao lagi lang nandun sa bahay? Sino dito may mga kapatid na nandun lang lagi sa bahay? Sabihin mo, pumunta ka sa Olivares. Anong Olivares? Saan yun? Paano sumakay? Olivares lang yun. May mga ganun tao. May tututuro dito. Nasa bahay lang na alipin. 430 years, isipin nyo, 430 years, nandun lang sila paikot-ikot sa Egypto, kumukuha ng damo, gumagapas ng mga bagay na hindi naman kanila para ipakain sa mga hayop ng Egypto, at alipin sila doon. Hindi nila alam yung salitang paglalakbay. Okay, pangalawa, hindi alam kung ano ang buhay bilang isang malaya. Hindi nila alam yung buhay na laya, walang amo, walang boss, walang Panginoon. Hindi nila alam yun. Kasi unamuhay sila na lagi mo may nagmamando sa kanila. May lagi mong parang may hawak sila sa leeg. Tandaan niyo mga kapatid, yung mga Israelita ay nakaranas ng 430 na pagkaalipin. Baka lumabas yan sa Bible quiz. 430 years, inalipin ng mga Israelita. Sabi ng iba, tama. Totoo? Mali. Yun nangyari kagabi. Sabi ng mag-asawa, sabi ko sa'yo, tama na eh. Kaya lang, mali nilagay. Okay, oh. Pangatlo, hindi alam kung saan ang Kanaan. Ulitin ko lang mo, hindi nila alam talaga yan. Walang silang malay sa paglalakbay, wala silang malay sa buhay ng isang malaya, wala silang alam sa salitang Kanaan o lugar na Kanaan dahil alipin sila. Nandun lang sila sa lungsod o sa bansaho ng Egypto. Pero praise God, mayroong Exodus chapter 13 verse 21 to 22 na naging kaganapan ng tulong ng Diyos sa buhay nila. Ulitin ko lang mo, wala kayong makikita ang larawan ng Diyos dito, pero makikita nyo kung paano kumilos sa Diyos na meron tayo. Amen. Amen. Exodus chapter 13 verse 21, ganito mabasa natin. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Nakakamangha itong lugar ng bagay na ito. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Talaga ho, kung ako ang Israelita, hindi na ho bababa yung bibig ko sa kakanganga. Oh, kasi kung umaga, may ulap na haligi. Kung saan pumupunta yung haliging ulap, doon ang direksyon nila. Naglalakad sila, sumusunod sila sa ulap. Bakit ho? Gusto ng Diyos ang tanglaw, yung direksyon para mapuntahan mo yung pinapupuntahan niya. Paggabi naman, matalino talaga ang Diyos. Paggabi ho sa disyerto, napakalamig. At dahil ho, disyerto ito, madilim. Kaya ang Diyos nagpapadala ng haliging apoy. Para ho, una, i-guide yung mga Israelita. Pangalawa ho, mainitan kahit papano yung mga buong Israelita. Sila ho dito ay around 3 to 4 million na tao. Ganun karami. Kaya ho, pag humilim sila ng tubig, kailangan nila ng swimming pool. Tama po ba? Pag nabasa niyo ang Bible, sabi ng mga tao, Moses, mahingi ng tubig. Parang tayo, kung tayo kakausapin nito, teka, kuha ko sa bahay.
Hindi ho isang jug ang hinihingi nila, isang swimming pool. Kaya nung panahon no, pag nagkumakal ang mga tao kay Moses, napapaisip na i-stress si Moses kung gaano karami ng tubig no iinumin nila. Pero ang Diyos hindi nagkulang. Amen po ba? So bibigyan ko kayo ng ano, larawan. Okay, kung paano yan. Gato, yung halinging ulap, gato yung pagka-illustrate niyan. Ayan. So yung gitna mo niyan, yung bahay mo dyan ay tabernakulo. Nandiyan mo yung holy place, most holy place. Yan yung nasa taas niya, yun yung sample ng isang halinging ulap. Pag yan ay tumigil, nangangahulugan yung stop. Tama? Grabe. Galing mo pa, sorry. Pag sinabi tigil, stop. Okay, sabi nung, di ba, ang haliging ulap, tumigil. Stop. Tumigil ang ulap, ibig sabihin ng pahinga. Maaaring may nadidiscern ang Diyos o may nakikita ang Diyos na hindi alam na mga Israelita, pero tama lagi yung tigil niyan. Kaya ho, imbis na sila 2 weeks lang papunta ho ng Kanaan, umabot sila ng 40 years. Hala! 2 weeks, naging 40 years. Bakit ho? Hindi ho dahil ho napakalapit o dahil ho lagi pinapatigil ng Diyos dahil ho sa katigasan ng ulo ng mga tao. Alam niyo ho bang napakadali ng Diyos kausap? Alam niyo ho bang napakadali ng Diyos para i-promote ka? Bakit ang tagal ma-promote ka, matigas ang ulo natin? Aminin, tama po ba? Ang hirap pag hindi mo naamin yun. Pastor, hindi matigas ang ulo ko. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin pinagpala? Iwan po. O, di atigas nga ng ulo mo. Okay, next na picture. Ayan pa ho. Dito ho, sa side na to, sa sabi natin sa kanan, ay may tabernakulo. Dito naman ho, nandun sila sa way ng paglalakbay nila. So, natapos na nila ho ang, natapos na nila yung dagat ang buong. Paglagpas nila doon, hinati ng Diyos yung dagat ang buong. Paglagpas nila doon, nagpadala ang Diyos ng haliging ulap para ho i-guide sila papunta na ho ng Kanaan. Matagal, isipin nyo kung gaano nila ka, na-appreciate, dapat na-appreciate nila yan kasi 40 years nila nakikita araw-araw ho yan. So may haliging ulap, pag umaga, ganito naman ho pag gabi. Okay, pag gabi naman ho, haliging apoy, ganito naman yan. Yan. So dito ho sa una nating picture, ay naglalarawan ho yan kung paano ho ikinubli ng Diyos ang mga Israelita sa papunta ho mga Egypto para ho sila iubusin. Naisip ng mga Egyptyo, bakit natin sila pinatakas? Wala na tayong alipin ni isa. Ang gawin natin, habulin natin sila, pero ang Diyos hindi ho nagkulang. Lagi ho may padala ang Diyos na rescue para ho sa mga anak niya. Nagpadala ang Diyos ng haliging ulap, hindi lang para ho gabayan sila, para protektahan din sila sa lamig at sa mga kaaway. Ito pa ho, ayan. Dito sa side na to, inubok ng Diyos. Dito, tinubok ng Diyos sa mga kaaway, gamit ho ang haliging apoy. At dito naman sa last side, ito ho ay isang uri din ng haliging apoy sa tabernakulo. Tandaan nyo, grabe yung presence. Alam nyo kung nakikita lang natin kanina yung presensya ng Diyos, maniwala kayo sa hindi, ganyan ho ang larawan ng presensya ng Diyos. Kaya lang wala ho tayong ganun kalakas na mga espiritual na parang pandama o paningin. Hindi ho ako naniniwala sa third eye, wala namang ganun, pero merong spiritual eye. Sila yung mga tao na nakakita ng presensya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos at ng Diyos mismo. May mga ganun tao. Sana sa simbahan natin may ganun. Kaya lang nakakatakot siyang kasama. Basta may nakikita ko sa'yo. Ligil ka nga. Ano-ano nakikita ko. O, may ganun akong kasama sa bahay dalawa. Sabi nung anak ko, ayan. Ligil ka nga. O, lagi siyang ganun. Mumo, takbo sa kwarto. Joshua. Wala mo, sabi mo in Jesus name, hindi siya takot. Sabi mo in Jesus name, tatakbo yan. Linaksan ang loob, punta siya sa kusina, in Jesus name, tumakbo. Ano lang siya. Ibig sabihin, meron talaga. Hindi ko lang alam, hindi ko rin nakikita eh. Gusto niya makita? Kira kayo dyan. Hindi naman siya lagi nandyan. Pag wala kami, minsan napunta siya. Para kung wala kami, gusto niya dyan. Okay, so haliging apoy, mga kapatid. O, hindi. Sinasabi ko to sa inyo, hindi para natin ano yun. Pero sa totoo lang, talo natin yung mga yan. Hindi ka dapat natakot yan. Okay, oh. So, ang haliging ulap pag-araw, haliging apoy pag-gabi. Ano yan? Larawan yan kung gaano kabuti ang Diyos na meron ka. Kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen. Nung lumang tipa, nagpadala ang Diyos ng haliging ulap, haliging apoy, para ipakita niya sa kanya mga taong inilabas sa Ehipto, hindi ko kayo paabayaan. Ganyan kabuti ang Diyos. Bakit ho? Hindi niya lang pinalaya ang mga Israelita sa pagkalipin. Pagkatapos niya palayain ang mga Israelita, pinabayaan niya na ho ba? Hindi ho. Nung hahabulin na ng mga Egyptyo ang mga Israelita, hinati niya ang dagat. Bible quiz, dagat tambo. Ha?
Dagat Tambo, hindi Walis Tambo. Red Sea sa Tagalog. Ang layo daw, Dagat Tambo, tas Red Sea sa Inglisan Labo. Ang layo. Parang Santiago, James. Parang di ba dapat ang Santiago sa English ay? Sanchan. Hindi makahanap, sabi ng isang ate, nagtanong sa akin, Pastor, ano yung Tagalog ng James? Di ba dapat hymen? Di ba tama? Santiago, wala yun, ano? Kaya marami na mamali. Hindi niya lang pinalaya ang mga Israelita sa pagkalipin at sinamahan at inabayan pa niya papuntang lupang pangako. Kasama natin ang Diyos araw-araw. Kapatid, hindi kayo iwanan ng Diyos. Pagkatapos niya tayong pinalaya sa kasalanan, iniwan na ba tayo ng Diyos? Alam ng Diyos na babalik at babalik pa rin tayo sa pagkakasala, kaya sinamahan niya tayo habang buhay. Amen. Kaya nga paboritong verse natin sa simbahan ito, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa panahon na may ginagawa kang kabutihan, may Diyos na lagi na nakatamsak ng kamay para sa iyo, hindi mo man makita. Sa panahon na gumagawa tayo ng mali o kasalanan, may Diyos na naaawa at nahahabag sa atin. Bakit o? Hindi natin naiisip na kasama natin siya. Nakakahiya. Napakatindi pa rin noon ang kapangyarihan ng isang tao may takot sa Diyos. Okay o? Sa pamamagitan ng mga tanglaw na kamangha-mangha, ulitin ko lang sa inyo, kung nandun ako sa lumang tipan, itong bibig ko na to, hindi nabababa sa pagkamangha sa Diyos. Nagpadala ng ulap na haligi, nagpadala ng apoy na haligi, nagpadala pa ng mana at pugo. Ang grabe. Nagpaulan, isipin nyo araw-araw, hindi na mo nagtatrabaho ang mga Israelita, nag-aabang na lang sila ng pagkain na kakainin nila sa araw-araw. Pag umaga, nagpapaulan ng Diyos ng mana. Sabi ng mga tao, puro na lang mana, nagpaulan ng pugo. Nung nagpaulan ng pugo, ganun pa rin yung angal nila. Sa atin ba? Pagising mo sa umaga, pagbukas mo ng pinto, mayroong ham. Lord, salamat sa ham. Kinabugahan, ham pa rin. Ham pa rin? Nag-iiba na yung tono natin, tama? Samantala, wala tayong pinagkaiba sa mga Israelita. Mga kapatid, kung ano meron, pasalamatan natin. Amen. Kahapon, humingi ako ng pasensya dahil maliit na bagay lang yung naibigay ko pero ng simbahan, pero sabi ko, Lord, lalaki dito. Tama mo ba? Ang sabi ng Diyos sa Biblia, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga pantas patungong Bethlehem. Ayan. Okay. Dalawa na to. Dito tayo matatapos. So itong pangalawa, itong mga pantas patungong Bethlehem ay isang napaka-significant na journey o na isang paglalakbay. Napaka-significant ito dahil ganito ho nangyari. Ito ho ang birthplace ng Panginoong Jesus. Saan sinilang si Jesus sa Bethlehem? Baka sabihin niyo sa Jerusalem. Sakop ng Jerusalem. Dahil ho, ang Jerusalem ang kapitolyo ng Judea. Ganito ang sabi. Wow. So ganito, lagi nilang tatlo. Sa lahat ng picture na makikita nyo sa Google, lagi makikita tatlong kamelyo, tatlong hari, tatlong, puro na lang tatlo. Wala kang makikita ng napakarami kasi yun ang sinabi ko ng nakararami. Pero humamaliin natin yan ngayong araw. So, nung panahon ng bagong tipan, kung sa lumang tipan may tanglaw na haligi, may tanglaw na haligi ulap, hapoy, ngayon naman sa bagong tipan, hindi pa rin nagbago, nagkaroon pa rin ng guidance ng Diyos, nagbigay pa rin ng Diyos ng gabay sa mga nais sumakita ang kanyang buktong na anak. So, nagpadala ang Diyos ng tala. Ganito ang sabi sa Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Ulitin ko lang ang Israel ay nahati sa dalawa. Nagkaroon nun ng Southern Kingdom at nagkaroon ng Northern Kingdom. Okay, sa Southern Kingdom ay Judea. Ang kapitolyo ng Judea ay Jerusalem. At nagkaroon nun ng Northern Kingdom, ang kapitolyo nito ay Samaria. Okay, sana hindi tayo magkamali dun. Si Jesus ang ipinanganak sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Ilang pantas. So walang word na tatlo. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? O sila mo, grabe seryoso sila. Nung pagpunta nila sa Jerusalem, papunta sila ng Judea, seryoso itong mga pantas na ito dahil kiniklaim nila may isinilang na hari sa araw na ito. Ibig sabihin, yung nakita nilang star, yung nakita nilang bituin ay hindi lang mo basta bituin. Yung mga astrologo sa panahon natin ngayon, kung ano-anong pinapangalan doon sa bituin. Pero ang mga astrologo dito, yung pantas dito, nakita nila yung bituin ay para sa anak ng Diyos. Amen? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya ang kanyang tala.
Ibig sabihin, yung tala na yun ay maaaring hindi na maulit dahil isa lang ang tala na yun. Para kanino? Para sa Diyos, sa anak ng Diyos. Nagagabay sa mga pantas para humasumpungan at makita yung anak ng Diyos mismo. At ang sabi nila, napakaseryoso nila, pupunta sila doon sa sanggol, isipin nyo, sanggol ito, pero sasambahin nila. Bakit napaka-significance ng salitang sasambahin nila? Dahil hindi lang tao si Jesus, siya'y anak ng Diyos at siya'y Diyos. Amen. Isipin nyo, baby pala si Jesus, may sumasamba na sa kanya. Ang kauna-unang sumamba kay Jesus ay ano, mga pastol. Huwag kayong magkakamali ha, ang unang nakakita kay Jesus ay mga pastol. Ano, mga pastol. Sumunod huya mga pantas, pero hindi na huwag siya dyan baby. Ito ang sabi. Mateo chapter 2 verse 9, at lumakad na nga mga pantas mula muli silang pinamunangan ng tala nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ulitin ko lang ha, nagpakita sa kanila nung isinilang si Jesus. Ganon katindi. Paano, pastor, bakit ganon katindi? Nagpakita ito nung pagkasilang ni Jesus, sanggol pa lang siya. Nagpakita muli, 2 years old na siya. Ano, grabe katindi, di ba? Nung pagkasilang, nagpakita yung tala, nung 2 years old na si Jesus, nung hahanapin na ng mga pantas, muli silang pangunahan ng talang makita sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Parang Waze. Sa Waze po, halimbawa ho, nag-google kayo. Halimbawa ho, naggamit kayo ng map. At Waze ang ginamit nyo. Sa tapat mismo ho ng bahay, maaaring 3 to 4 meters ho ang agwat. Pero ito ho, iba. Nasa tapat mismo ng bahay, yung sinag ng bituin. Maaaring maraming bahay at the time, take note, maaaring maraming sabsaban ng panahon na yun, pero nag-iisa lang yung lugar na tinapatan ng ilaw at nandoon ang anak ng Diyos, si Jesus. Ano, ganun katindi ho magbigay ng instruction ng Diyos, malinaw, malinaw. Okay, gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Okay, inulit ko lang, ganun ulit, kasi bakit ito, nawala na ito, kasi nung isinilang si Jesus Christ, naulit na mo nung panahon, 2 years old na siya. Okay, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata, bata na ho, hindi nasanggol. Mga kapatid, nakita niyo yung word na bata? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa pili ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapat, sinamba ang bata. Ganun katindi. Ulitin ko lang ha, wala ka na mababasa dyan sanggol. Dahil si Jesus at that time, sabi ni Herodes, patayin ninyo yung mga bata 2 years old pababa. Kaya si Jesus at that time, nasa 2 years old na siya dyan. Kaya hindi na siya sanggol. Kaya ho yung nakikita nyo sa mga sabsaban, nasanggol pa rin ho, hindi na ho ganun. Nakita ng mga pantas si Jesus, ano, bata na. Ang nakita lang ho kay Jesus Christ nung baby siya ay yung mga pastol at yung mga anghel. Kaya dapat ho, wala ho dyan majay sa panahon ng sa Bethlehem. O sa ano tawag dyan? Ano tawag ho dyan? Ilalagay sa Belen. Dapat ho wala dun ang majay. Dapat ang majay o yung mga mago ay nilalagay dito sa pangalawang Belen, si Jesus o ay naglalakad na. Okay. Lumapit sila at nagpatirapat sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisilan at tinihandog sa kanyang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Tatlo. Kaya pala ho, tatlo. May tatlong haring nagsigalaw at ang bawat isa ay humingi ng nangaroon na pala. Kaya pala tatlo ang sabi ng nangararami ng isang reliyon. Kaya daw tatlo dahil tatlo lang naman ang regalo. Alam niyo sa totoo lang, may pupunta ho ba sa birthday niyo na hindi nagbibigay ng regalo? Ganon din kay Jesus. Noong birthday ni Lord, noong kapanganakan ni Lord, noong 2 years old na siya, maaaring, ano, pagpunta doon, hindi pala lahat may dala regalo. Kaya huwag kayong malulungkot, si Jesus nakaranas din siya na hindi lahat may dala. Ang daming pumunta, pero tatlo lang ang may dala. Karanasan niyo po ba? Pastor, ang dami na hinimbay ko. Pero yung regalo ko, tatatlo. Ranas ni Jesus. Alamin natin yung significance ng mga salita na yan. So mga pantas patungo Bethlehem ay birthplace huyan ng Panginoong Jesus. Kaya huyan, napaka-significant huyan, napakalaga. Nagpalitawan Diyos ng tala na gagabay sa mga pantas patungo sa kanyang anak. Paalala. Okay, next. Ano sabi dito? Gumagawa ang Panginoong Diyos ng paraan sa mga taong nais makasumpong ng kaligtasan. Kung gusto mo talaga makaramdam o gusto mo talagang hanapin ng Diyos, kapatid, tutulungan ka mismo ng Diyos. Dahil yung mga pantas nung nakita nila pagkasilang pala ni Jesus Christ, nagkaroon na sila ng pusong hahanapin natin tong anak ng Diyos, yung hari ng mga Hudyo, hahanapin daw nila. Kaya lang lumipas yung 2 taon bago nila ho na
Ano, bago nila naganap yung kanilang plano, bakit to maaaring sila ho ay mga bisig? Tandaan nyo, ang mga pantas ay mga astrologo. Binabasa nila ho ang paparating na bagyo, binabasa nila ho parating na mga panahon, dahil binabasa nila mga bituin. Ganun ho katindi yung mga, kaya ho ang Magi, hindi ho hari. Ang Mago ay hindi mga hari, kundi sila yung mga dalubasa, sila yung mga matatalino, at tandaan nyo ha, ulitin ko lang, hindi sila hari. Sila yung mga astrologo, mga astronomers sa panahon natin. Mateo chapter 2 verse 11, ito yung mga handog ng mga pantas. Okay, i-note nyo po ito, baka ito'y mabanggit ko sa inyo. Ang mga handog ng mga pantas ay ginto, huwag nyo makalimutan, kamanyang, at mira. Ano na unawaan natin? Pastor, na nag-abot yung mga mago kay Jesus Christ, nag-abot sila ng ginto, kamanyang, at mira. Alam nyo bang napakarami nitong kahulugan? Hindi lang basta yan nag-abot, kundi yan ay pagsasabi ng paparating ho o posisyon ni Jesus Christ sa kanilang harapan at sa buong mundo. Ganito ho ang sabi. Ang ginto ho ay naglalarawan ng pagiging hari ni Kristo. Tandaan nyo ho, noong panahon, hari lang ang hinahandugan at nireregaluhan ng ginto. Pastor, kaya pala ginto ang niregalo kay Jesus kasi hari pala siya. Tama ho, hindi tayo nagkamali. Dahil hari si Jesus Christ, kauna-una ang handog na mabasa natin sa Biblia, ginto para sa hari. Ganon katindi yung calling o yung pagkatawag o yung posisyon ng sanggol na pupuntahan nila, ginto. At hindi lang basta ho yan, ginto, marami ho yan. Hari ho ang re-regaluhan mo. Ang hari may sarili na yung kayamanan. Ang hari may sarili na yung ginto. Kung magre-regalo ka sa hari, dapat ma-impress mo siya. Basta may dala akong ginto. Ilang karat? Kay Lord, nung panahon, no, hindi ho lang basta yan, isang gato lang, hindi ho marami yan, malaki yan, kasi hari ang re-regaluhan. Tandaan nyo, ang kargaan niyan, kamelyo. Kamelyo, ganyan ang lalagay mo. Pwede na sa donkey. Kamelyo ho, ang dala nila. Tandaan nyo, ha. Sabi dito ho, ginto, ang kamanyang ho, ganito ho ang pagkakasabi. Ang kamanyang ay kumakatawan sa pagiging Diyos ni Jesus. Bakit to? Di ba ho ang kamanyang, kung naalala nyo si Moses at si Aaron, ang kamanyang ay iniaalay lang sa Diyos. Tama? Nag-alay si Aaron at si Moses nung panahon na nagpadala ang Diyos ng salot. Ang sabi ni Moses, Kuya o Aaron, magsulukan ang kamanyang para sa Diyos. Pag nalangap ng Diyos yan, nasamyo ng Diyos yan, patatawarin ng Diyos ang mga tao. Ang kamanyang ay para sa Diyos. Kaya Diyos si Jesus. Ay significant. Pangalawa, ito ay naglalarawan sa pagkadakilang sa pagiging dakilang sasagdote ng Panginoong Hesus. Bakit to? Si Jesus ay larawan ng isang kamanyang na iahandog sa Diyos mismo. Isipin niyo sarili niya, inihandog niya sa tao. Inihandog niya sa harapan ng Diyos para sa tao, para ho magpakita kung gaano niya kamahal o kung gaano niya katindi yung pagsunod niya sa Diyos at kung gaano niya kamahal ang mga tao. E ano naman ho ang mira? Sino makakahula ho sa atin dito? Ang mira ho ay isang bagay, isang uri ng pabango na ginagamit ho sa mga kutsyon. Sa kama, nilalagay ho yan. Pero ang mira ho, ang pinaka-significant na gamit ng mira ay ipinapabango sa isang kamamatay lang. Paghahanda ng isang burial. Kaya ho ang mira ay larawan, naglalarawan ito ng kamatayang daranasin ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Unang ganda, ginto, hari si Jesus. Pangalawa, kamanyang Diyos si Jesus. Pero yung pangatlo, nakakalungkot, mamamatay si Jesus. Para kanino? Para sa iyo at sa akin. Ramdam mo ba natin? Yung ginto pala ay larawan mo ng dadanasin ng Panginoon at ng kanyang posisyon na dapat ginagalang natin. Yung ginto ay para sabihin nating hari si Jesus Christ, yung kamanyang ay para sabihin Diyos si Jesus, at yung mira ay para maalala mo na namatay si Jesus para sa iyo. Hallelujah. Paalala, napakahalaga ng tanglaw sa ating buhay. Mga kapatid, may apat ho na dahilan kung bakit kailangan natin ng tanglaw sa ating buhay. Ang una, malalaman dahil sa tanglaw, malalaman natin ang tamang daan o yung ligtas na daan. Amen. Pangalawa, mararating natin ang tamang lugar na inihanda sa atin ng Diyos. May kanya-kanya tayong lugar na specific na dun kay lalagay ng Diyos. At mararating mo lang yon sa panahong nagtiwala ka at may tanglaw na galing sa Diyos mismo. Pangatlo, masusumpungan natin ang pangako ng Diyos. Bukod sa mayroong specific na lugar na inilagay ang Diyos para sa atin, mayroon pa siyang idinagdag na isang napakagandang bagay at yun ho yung pangako niya sa atin. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pangako ang Diyos sa atin at hindi siya kailanman nagsinungaling. Gagawin ng Diyos yan sa tamang kapanahunan.
wag ka lang, ano, wag ka lang, ano tawag dito, wag ka lang panghihinaan ng loob at mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Last, makikita natin ang tunay na magbibigay sa atin ng tiyak na kaligtasan. Mga kapatid, dahil sa tanglaw, nakita ng mga pantas yung anak ng Diyos na magliligtas sa kanila. Pagdating na pagdating nila doon sa ano sa Sabsaban, sa Bethlehem, nakita nila, pagtingin nila doon, pagdating nila doon sa manger, doon sa lugar, nakita na agad nila si Jesus. Anong ginawa nila? Sinamba nila si Jesus. Ano nakita natin sa buhay ng mga mago? Sa buhay ng mga magi, may dapat na makita natin, hindi lang puro salita. Di ba sabi nila, sasamba kami sa hari ng mga Hudyo. Pagdating nila doon, yung salita nila, na-fulfill, ginawa nila. Ano, nagpatira pa sila, sinambang bata, hindi lang puro salita dapat ang mga anak ng Diyos. Dapat ginagawa natin yung sinasabi natin sa Diyos. Amen. Tandaan, mahirap lumakad at maglakbay sa isang madilim at di mo alam na lugar. Kung wala tayong tanglaw sa ating dinaraanan, maaari tayong maligaw. Tama? Tama ho. Subukan mo mamaya ang gabi. Wala kang dalang cellphone. Talagang sobrang dilim, may fog. Subukan mo maglakad ng napakadilim kung hindi ka dyan masagasahan sa taas. O kaya naman, papunta ka na Tatay Jerry, magkatagulong ka. Pupulutin ka doon sa Sabsaba. Sana ba yun, pupulutin ka doon. May kanad doon, napakalalim, di ba? Doon ka pupulutin. Purihin ng Diyos, mayroon tanglaw na magagayin sa'yo para ligtas ka, para safe ka, at marating mo yung destinasyon na para sa'yo. Ganon din ang mabuhay sa mundong ito na pasama na ng pasama, hindi ho pabuti na pabuti. Nagugulat ho ba kayo sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, hinahamon tayo ng salita ng Diyos, dapat ho daw sa ating mga anak niya na mabubuti, matutuwid, dapat kung masama ang mundo, pasama ng pasama yung mga tao sa mundo, ang mga anak ng Diyos ay pabuti na pabuti na pabuti. Ganon ho, dapat daw tayo. Kailangan natin magkaroon ng tanglaw na gagabay sa atin upang makapamuhay pa rin tayo ng tama sa gitna ng mga tao masasama. Okay, hamon. So tatlong hamon ho ang maririnig nyo sa umagang ito bago tayo mag-closing prayer. Gawin natin tanglaw sa ating buhay ang mga salita ng Diyos. Balikan natin ang awit. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dinaraanan. Kaya mga kapatid, basa-basa ng Bible. Pastor, nakakapagbasa na ako ng Bible ngayon. Ano yung challenge ni Ate Myla? Mga kabataan, kung wala ka pang apps ng Bible, lagyan mo na. Pastor, nilagyan ko na. Nabubuksan mo naman. Hindi! Huwag mo na, buray mo na. Wala pa na eh. Ano, hinamon, narinig ko eh. Ako kasi, hindi man chismoso. Ano, narinig ko lang. Ang ganda nung hamon. Lagyan niyo daw ho, kasi para magkaroon ka na ng ano. Kasi ang dami natin rason. Eh, ano eh. Makita. Yung may ganun rason, yung letter maliliit. Mag-apps ka. Eh, pastor naman, masakit sa mata. Lahat na lang. Huwag na lang. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kapag may salita ka ng Diyos, napakaganda ng direksyon ng buhay mo. Amen. Okay, patotoo ko. Ito, lumipas na tatlong araw, ay sorry, isang linggo, nag-confess ako sa asawa ko. Sabi ko, asawa, mahal ko, meron akong tatlong galit-galit ako ngayon. Tatlong tao, galit-galit ako sa tatlong tao. Na ayaw ko maramdaman kasi pag nagtampo ako habang buhay, ay kung sa asawa ko, parang gusto ko magtampo. Sabi ko, hindi ko alam kung naalala yung sinabi ng asawa ko, pero sabi ko, bigla akong twinis na kasi sinabi ko, pero hindi ko dapat gagawin to. Pag ginawa ko yun, hindi na ako dito dapat magpastor. Dahil ang nagpapastor, hindi ko dapat may galit o may sama ng loob sa isang tao dahil ginawa siya na masama. Sabi ko sa asawa ko, mag-pray mo ako. Kasi talaga itong tatlong tao na ito talagang sumusubok sa tindi ng pasensya. Tama ba? Tandaan nyo mga kapatid, tayo ay may ilaw, pero yung mga tao walang ilaw, galit sa may ilaw. Kaya ikaw na may ilaw, papatayin yung ilaw niya natin para maging kagaya tayo nila. Naisip ko na agad, ang linaw ng tinig ng Diyos sa akin, sabi niya, anak, hindi ka kagaya nila. Kaya ang ginawa ko, nag-pray, pinag-pray ako ng kasama ko, naalala ko, ganito ang ginawa ko, chinat ko na agad, hindi na ako ng pahahaba-haba ng panahon, chinat ko na agad yung tatlo. Mahirap gawin, lalo kung yung chat-chat mo, ay hindi naman kaibig-ibig. Mga tao, piniyam ko na lang ho, sino na piniyam ko? Hindi kayo kasi, wala dito. Piniyam ko yung tatlo, sabi ko sa kanila, ganito ganyan, sinabihan ko sila ng mga bagay na dapat nila marinig, wala akong masama. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito, Panginoon. Sabi ko sa inyo, pag Christian ka na, yung bagay na hindi mo dati kaya, kaya mo na. Kasi may Jesus na natitingnan ka. May modelo ka na eh.
Di ba yung sumapok sa Panginoon, pinatawad niya, yung dumura sa kanya, napatawad niya, may modelo ka na, kaya mo rin, kapatid. Amen. Ngayon, may isa na lang. So, may tatlo, may isa pa akong umuusbong. Kanina chinat ko rin siya, kanina umaga chinat ko na rin siya, para wala na ho. Para wala nang isa. Hirap mag-preach dito, punong-puno na sa banal loob ang ano mo, kundi magpagsisigaw ka dito. Galit na galit yung pastor. Pag galit lagi yung pastor na nag-preach, may kaaway yan. Ginagamit ka ng pulpito para patamaan ka. Pero wala dito sa inyo nun. Ulitin ko lang mga kapatid, hindi dapat tayo nagtatampo, nagtatanim ng sama ng loob, dahil una, masama yung sarapan ng Diyos. Ang gusto kasi ng kaaway, mapunta sa impyerno, kasama ka. Tama? Tama po ba? Yung kaaway natin, gusto, alam nilang sa impyerno sila pupunta, pero gusto kanyang isama para masaya. Okay, oh. Salita mo isang tanglaw, kaya mo nagpaalala sa akin, sabi ng Panginoon sa mensahe niya sa Biblia, hindi ka kagaya nila. Okay, oh. Gawin nating tanglaw sa ating buhay ang mga salita ng Diyos. Gawin nating tanglaw sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus mismo. Bakit to? Gato sabi sa Biblia, sa 1 chapter 8 verse 12, sinabi ko kanina, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, kaya pala nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, parang ka nag-uumilaw. Parang ang kitab lagi ng mukha mo. Kahit sa picture. Basta parang may naaninag ako sa iyong ano, parang oily naman natin. Hindi, pastor, may nag-uumilaw. Di ba, ang sarap papakinggan yan kapag may nagsabi niya sa'yo. Ano, parang doon sa kumpanya, doon sa school, parang ikaw yung kakaiba. Ano ho? Pero pangit naman. Di ba, isang kumpanya, pare-pareho sila. Christian ka? Opo, Christian. Ay, di halata. Kasi pare-pareho hindi ho, ang Christian, halatang-halata. Doon sa kumpanya ko ng kuya, doon sa tinatrabaho ng kuya ko, halatang-halatang Christian siya. Bakit? Sabi, ikaw na lang, hindi nagbumura. Siya na lang daw. Ibig sabihin, ang plano na mga katrabaho, dapat magmura ka na. Siya na lang daw. Inlagdagan ng kapatiran natin, dalawa na sila. Grabe ano, yung isa nating ano, chinachat ko, sabi ko, bro, ano yun? Grabe ano lang ito magmura. Parang sarap kainin, no? Yung mura. Kasi para na-express daw niya yung damdamin niya. Okay, bahala kapag namatay ka ng ganyan ng expression mo sa impyerno mo yan, ano, laksan mo pa. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mga kapatid, pag si Jesus ang naging tanglaw ng iyong buhay, hindi ka nalalakad sa kadiliman. Lagi na maayos ang andaan mo. Pastor, bakit kaya nung tinanggap ko si Jesus, maayos ang daan ko pero ang daming pagsubok? Hindi ka ba natutuwa yung pagsubok na ikita mo na? Hindi na nagdidilim ang paningin mo? Grabe yung pag-ano. Pinag-uusapan nyo namin yung word na nagdidilim ang paningin. Ba't daw marami nakakapatay? Dahil nagdilim ang paningin. Eh, mali ho yun. Dapat kung nagdilim ang paningin, hindi ho nakakamatay. Nagdilim eh, parang makikita papatayin mo. Kundi ano ho? Dinimonyo. Yan ang tama nga, term ha? Sinapian. Okay, oh, hindi makakapatay ng isang tao ho ang isang tao kapag wala akong karga. Bawa, punong-puno ng galit, kargado ng galit. Ano, ulit. So, gawin natin tanglaw sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Ayon nyo sa John chapter 8, verse 12. Last, pag-ilawin natin ang ating ilaw na galing sa Panginoong Jesus upang matanglawan din natin ang iba na nasa kadiliman pa. Mga kapatid, huwag naman puro lang ilaw. Pastor, ako po ay may ilaw. Oh. Kung ilaw ka, bakit yung katabi mo hindi naiilawan? Eh, tinatabi ko. Tinatago ko, nilalagay ko sa aparador. Masusunog yun. Nilalagay ko, pastor, sa ilalim ng lamesa. Ano ibig sabihin ng kinakahiya natin minsan yung ilaw natin? Kasi ayaw natin makita na Christian tayo. Ayaw natin makita si Kristo sa buhay natin. Bakit to? Kasi baka humahawa sila. Yun nga ang sinasabi ni Jesus eh. Mag-umilaw tayo. Mateo chapter 5. Kayo'y ilaw sa sanlibutan ito. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Mga kapatid, kung ramdam mo sa sarili mo, tinanggap mo na yung ilaw, ibahagi mo naman yung ilaw. Amen. Huwag natin ikahiya. Okay. Mateo chapter 5 verse 16. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen. Kaya pala utos sa atin ng Panginoon, mag-umilaw tayo, hindi para mapapurihan tayo, kundi mapapurihan siya. Amen. Na nagbigay ng ilaw para sa atin. Balikan ko lang mo, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay isang napakagandang mensahe na sana huwag na huwag ninyong kakalimutan
na sa araw na ito, nagbigay ang Diyos ng tanglaw sa atin. Ngayon taon na ito, patapos na ho ang taon. Papalipas na, papunta na tayo sa 2022. At sana mo yung tanglaw na meron ka ngayon, ay hindi mo lang siya dala sa susunod na taon, kundi gamitin mo na ito para naman sa iba. Amen. Bawal ho yung sakim. Bawal ho yung mga tao walang pakialam sa iba dahil ang mga Christian ang pag-asa ng sanlibutan. Amen po ba? So, ang mensahe ng Diyos sa umagang ito ay tanglaw, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mensahe. Palapakan po natin ang Panginoon. Isang pagkakataon natin ito ngayon at pag